Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayin po kami dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home. Sumunyo po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Aklo po. Hello po sa inyong lahat. Ito po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati po ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman namin kayong inaanyayahan na kabiyayin inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saluubin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang Ang Mistisismo ng Ating Pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyo ng mga sa inyong tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, sinasamo po namin sa inyo na pagkalooban po ninyo kami ng karunungan at katalinuhan sa paggamit ng mga paraang ibinibigay po ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng makadiwang pagwawagi o pagtatagumpay, Panginoon. Nawa ay huwag kaming maging pabaya o tamad sa pagsunod sa pamamatnubay ng inyong inang simbahan. Gawin niyo po kaming tunay at tapat sa inyong banal na salita at kalooban sa malimit na madalas naming pagtanggap sa mga sakramento ng tunay na pagbabanal at nagbibigay at nagpapabanal sa amin. At ang tanging naglilinis sa mga nagawang mga pagkakasala, mga pagkakamali at mga pagkukulang higit sa lahat ang aming mga kahinaan. At ito po'y naghahatid sa amin sa walang hanggang kaluwalhatian at walang hanggang buhay sa langit. Ang gantimpalang inyong inihanda ay lalong higit na dakila kaysa nararapat na ibigay sa aming pagsusumikap. At idinadalangin din po namin, Panginoon, na bigyan po ninyo kami ng lakas ng pag-iisip, lakas ng pangkatawan, lalong-lalo na po ang mga staff ng Radyo Maria na laging nagbibigay ng kanilang lakas at talino. At ang aming direktor na si Father Raymond, nabigyan niyo po siya ng lakas ng pangangatawan at ang kanyang espiritu na makapagbigay buhay lalo sa aming mga nakikinig. Panginoon, nawa ay huwag kaming manghinawa o mapagod sa pakikibaka alang-alang sa dakilang paghahangad sa langit. Ito po'y aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng banal na Espiritu
At sa inyo, Ama, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Birheng dapat igalang, panalangin niyo po kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong panalangin. At muli po ang paalala po ng ating programa na ang mga programa po ng ating Himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay po na sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan po ng ating mahal na ina, ng isang pagbati po sa inyo ng kapayapaan ng gabi sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong po mga abang lingkod sa Himpapawid sa ngalan po ng programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos na nag-aanyaya po muli sa inyo na tayo po ay sama-sama na namang magnilay at mag-aral sa atin pong pang-araw-araw na nagiging takbo po ng ating buhay sa pamamagitan po ng ating programang ito na atin pong lagi pong binubuksan tuwing Linggo po ng gabi na inyo pong marahil ay madalas na pong nasusubaybayan, ano po, mga minamahal naming taga-subaybay. At sa Linggo pong ito, nawa po kayo po ay nakapagsimba at nakapag-communion po, ano po, sa araw na ito. At natamasa po natin muli ang biyaya ng sakramento ng pakikinabang na dapat po ay ating natataglay upang sa buong Linggo ng ating pagsasagawa ng ating mga kabuhayan eh nagkakaroon po tayo ng lakas sa pang-espiritual nating buhay. Kaya po, narito po ang inyong mga lingkod sa atin pong himpilan upang muli po ay dulutan namin kayo ng mga kaalaman at mga pag-aaral na dito po sa buhay sa atin pong papaksain mga pag-aaral ngayon ay ito po'y nasasalamin po sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. Sapagkat sa atin pong pagtalakay ngayon ay pumapasok na po tayo sa bali ika-apat na bahagi na po ng pagtatanghal po ng programang Mistisismo. Sa mga nakaraan po, bilang pundasyon po ng ating programa ay tinalakay po namin sa inyo ang Aklat ng Buhay Makadiyos na kung saan doon ipinakita po namin natin sa ating talakayan ang apat na bahagi ng buhay ng tao sa pagiging isang buhay Kristiyano sa ngalan po ng binyag na Ama, Anak at Espiritu Santo. At patapos po noon, tumalakay po tayo ng mga talinhaga ng ating Panginoon na doon po marahil po meron po tayong napulot doon na mga kaunawaan tungkol sa mga mahihiwagang pananalita ng Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talinhaga na kanyang ipinahayag sa banal na kasulatan. At patapos po noon, tayo po ay dumako sa pagtuklas naman sa mga hiwaga at karunungan ng dakilang lumikha ng mga salita ng Diyos. Na dito nga po, ang mga papuri hinggil sa karunungan, ang mga salita na nagkatawang tao, atin pong mga tinalakay. At sa gabi pong ito, mga minamahal namin taga-subaybay, bilang tayo po ay pumapasok sa isang panibagong yugto ng ating pagtatanghal, tayo po ay papasok sa paksa ng pagsalamin po sa buhay ng bawat isa sa atin, sa atin pong pang-araw-araw na buhay. At narito po ang ating mga kapatid na atin pong makakasama at makakasama rin po ninyo sa talakayang ito na ito po isang napapanahong pagtalakay sa buhay natin. Kung paano po nating maiugnay ito sa buhay nating tayo po ay mayroong espiritualidad sa ating buhay. Sapagkat sa bawat buhay po ng bawat tao ay mayroon pong mga positibo at negatibong mga saloobin na atin pong makikita na ito po ay kuminsan nagdudulot ng maging kabutihan o ito'y nakapagpapahamak sa tao. Kaya po pag-usapan po natin ang ating mga buhay sa tatalakayin po nating mga paksa dito po sa ating programang ang Mistisismo ng Pananampalatayang Kristiyano-Katoliko.
At sa gabi pong ito ay ating pong tatalakayin ang paksa na sasalamin po sa ating buhay. Sigurado po mga minamahal namin mga taga-subaybay, makaka-relate po tayo lahat dito sa paksa po natin ito. Ang ating pong papaksain ay ang tungkol po sa salitang respeto o paggalang. Respect. At narito po ang ating mga kapatid na atin pong makakasama dito. Ano po? Itong respeto, ano po, madalas po natin itong naririnig at sinasabi nga ng mga tao, respetuhin mo naman ako, ano po. So ano po ba itong talagang respeto na ito na kung minsan po, sabi nga po, isang positibong pananalita na kung minsan nagkakaroon po o nagiging dahilan po ng ang tao nagkakaroon po ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaunawaan, ano po. Subalit sa atin pong pag-aaral sa salitang paggalang, atin, saan po ba nag-umpisa yan? Yung salitang paggalang na yan. Sa inyo pong pananaw, Sister Merly, saan po ba nagsimula yung salitang paggalang? Para sa akin po, kasi nung maliit po ako, tinuro na po kasi sa akin ng aking mga magulang ang gumalang. Lalong-lalo na po yung huwag kalimutan yung po at opo. Yun po ay napakahalaga sa isang bata na pag nakita po namin ng mga matatanda, pag hindi po kami nag-bless, mapapagalitan po kami. At saka pag hindi ka gumalang sa isang matanda, masasaktan ka, ganun. Ganun po kasi yung mga parents noon, sa kanila nang galing yung mga pagturo ng paggalang. Ano po? Kasi po, nung araw, makita mo pa lang po yung mga teachers mo na napakabigat ang dala-dala, sasalubungin mo, mag-good morning ka muna at tutulungan mo siyang magbitbit ng kanyang mga karga. Yun po ay napakahalaga po yun, lalo na po sa eskwelahan, tinuturo din po yung paggalang sa matatanda, paggalang sa kapwa. Lubhang napakahalaga po ang paggalang, ang respeto. Lahat po tayo na nilalang ay may kanya-kanyang ugali, mga individual differences. May mga magalang na tao at mayroon namang hindi. So, dapat kung gusto mong igalang ka, gumalang ka din, no? Magbigay ka ng concern. Kasi kung pinapakita mo yung concern mo, yung paggalang mo, yung pagbibigay mo, yung pagtulong mo, in return, ganun din ang babalik sa'yo. Tsaka pagka, kunyari, mayroon dumating sa inyo na pag-alis nila, sabihin mo regards na lang kila auntie or mga pinsan, ganun yung pagbibigay galang, yung pagpipitagan. So dapat nating igalang ang ating mga magulang. Kilalanin, magpahalaga, pahalagahan po ang pagre-respeto. Let us respect the rights of others. Dapat po nating kilalanin ang karapatan ng ating kapwa, no? Higit sa lahat ang ating mga magulang. Paggalang po, kapitagan, pagkikilala, pagpapahalaga sa bawat isa. So kahit na po anong klaseng tao, kahit maliit man siya, kunyari nagtitindalan ng taho, pagka ginalang mo siya, igagalang ka din kahit saan kanya makita, hindi kanya malilimutan kasi yung paggalang na ginawa mo sa kanya. So lubhang napakahalaga po talaga ang paggalang. Yung pong lahat po ng mga kultura at mga iba't ibang pagpipitagan sa ating mga matatanda, yung pagiging paggalang po, yung pagiging kagalang-galang, hindi po ito inihingi. Ito po ay kusang loob na binibigay. It is freely given. Yun pong nanggagaling po sa ating puso. Ano po? Siyempre po, lahat po ng tao ay nag-aaral. At yung iba may pinag-aralan talaga. Kaya dapat tayong maging kagalang-galang. Ano po? Ito po ay dapat din nating maituro sa mga kabataan na lalo na po sa
mga kabataan ngayon na nag-iiba-iba na po yung generations, iba-iba po yung mga kaugalian na po na nakikita natin. Huwag po nating kalimutan na ang pagtulong at pag-agabay sa kanila, na huwag na huwag po nilang kakalimutan na gumalang. Huwag kalimutan yung turo sa atin na sa mga matatanda, na yung opo at opo na napakahalaga talaga iyon, na lubhang nakakalimutan na ng mga kabataan ngayon. So dapat po tayong mga nakikinig na mga magulang, hindi lang po tayo nagtuturo, kung may nakita po tayong mga kamalian nila, sabi nga, itama po natin yung mga maling nakikita po natin. Magalit man sila o hindi, at least nagawa po natin yung part natin na i-correct yung mga hindi nararapat na mga salita o yung walang paggalang. Napakasarap po kasi na marinig ang po at opo, kahit na po sa ating kaedad o lalo na sa mga bata. Ako po kasi naranasan ko yung mga kaibigan ko, mga kumari ko, pag nagtitext po sila at may kasabay na po, parang napakaligaya po ng aking puso kasi kaedad ko lang siya, tapos ginagalang niya ako, nagre-respeto ng binabanggit pa yung po. So ganun din in return, gagawin ko din po iyon kasi napakahalaga po talaga yung paggalang. Kahit na po anong klaseng tao, mayaman man o hindi, may pinag-aralan man o hindi, kailangan po niya talaga ang paggalang. Yun po, kapag nakita po sa ating ugali na matulungin, magalang, para pong gong yun eh, babalik din po sa iyo, bumabalik din po sa iyong mga ginagawa mo. Hindi lang po kasi napapansin ng iba, pero yun po, basta napakasarap po talaga ang igalang ka at ugaliin mo ding gumalang. Yun nga po, ano po, kung hindi ka gagalang, hindi ka rin maigagalang. Oo, ano po, nga sapagkat po. Yun nga po, kung ano nga po, yung pinakikita, yun din po ang iyong makukuha, ano po, yes po, ang matatanggap. Mm-hmm. Kaya ito pong paliwanag ni Sister Merly po sa ating na bali pagpapahayag ng kanyang pagkilala sa paggalang nga po sa pamilya natin, sapagkat ang ating pong tahanan, mga minamahal naming taga-subaybay, eh siya nga po yung ng pinakaunang paaralan po ng mga bata, ano po, ng mga opo, sumisibol na komunidad ng Diyos sa bawat tahanang nasa paligid po ng ating inang simbahan o hindi man, ano po. Ito kasing paksa po natin na ito, hindi lamang po ito para sa mga Katoliko o kung sino man, ano po. Ito yung para sa lahat, ano po, para sa lahat. Kaya hindi po kayo Katoliko o mga minamahal naming tagapakinig, ano po. Halina po kayo sa paksang ito, sapagkat dito po, maaari po nating maituwid ang mga bumabaluktot na mga pag-uugali, sapagkat hindi po tayo makakapagsimula ng ating hangarin sa pagtungo sa Diyos kung ating po mga pag-uugali ay hindi po natin maisasaayos, ano po. At tayo nga po mga magulang ang siyang nagpapasimula niyan sa ating tahanan na ituro ang paggalang, sapagkat yun nga po paggalang, sino bang unang nagturo niyan? Hindi ba ang Diyos, ano po? Doon po sa 10 utos, opo, ang sabi niya, igalang mo ang iyong ama't ina. Kaya yes, dito po dinidiscuss po natin sa isang igalang mo, gaano ba yung kalalim yung pananalita na yan, ng paggalang na yan? Sa tahanan natin, sa trabaho, at sa lahat ng bagay, ano po. Kaya po, dito po sa ating paksa na ito, halina po kayo, ano po, at mag-aral po tayo. Sa pananaw naman po ng ating kapatid na si Sister Marjorie, ano po, dito sa salitang paggalang o respeto. Ayun, so ang respeto nga po, ang paggalang, ay nangangahulugang pagbibigay ng halaga o pagpapahalaga, no? At maaari nating maipakita ito, ang paggalang, sa una, sa Diyos. Ikalawa, yun nga yung sa magulang natin at sa mga nakatatanda. Ikatlo, sa may otoridad. At ikaapat, yung sa ating kapwa at sa lahat ng tao.
Una po, yung paggalang natin sa Diyos. Bilang ating tagapaglikha, nararapat lamang na atin natin siyang bigyang respeto ang Diyos na siyang lumikha ng lahat. No, may pakikita natin ito saan? Sa pagdarasal po natin, di po ba? Sa pagkikipag-usap natin sa Diyos, dahil ito yung isang uri ng gawain kung saan ninanais na natin ng tagapagdasal na manatili tayo sa relasyon natin sa Diyos. Yung bang sinasabi nilang kailangan meron tayong open communication, no, through the prayers, di ba, natin sa Diyos. At lalo't higit, ano po yung saan natin mapapakita yung paggalang natin sa Diyos? Di po ba yung pagsunod niya sa pagsunod natin sa alituntunin at batas ng Diyos? No, katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y bumaba dito sa lupa upang iligtas tayong lahat. Di po ba isang way at siya yung naging leader natin na iginalang niya yung kalooban ng kanyang Ama? Di po ba para sa ating lahat? So, unang-una po ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbigay galang. At tayo rin naman, maaari nating gamitin yon ang kanyang pamamaraan, igalang din po natin yung kanyang mga alituntunin at batas. Ikalawa naman po, yung paggalang natin sa magulang at mga nakatatanda. Ano, isa itong napakagandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino na sinabi na nga kanina ni Sister Merly, no? Yung pagmamano natin, yung pagsagot ng po at opo sa mga nakatatanda. Lalo't higit po sa ating mga magulang, yung pagkilala sa mga hangganan o limitasyon, no? Yung mga inuutos ng nanay na umuwi ka ng ganito pagkatapos ng pasok mo sa eskwela or sa trabaho. Yung mga ganong bagay lang po, no? Is a way of respect na po yun na sinusunod natin. Na uuwi tayo kasi naroon yung pag-aalala natin na nag-aalala yung ating mga magulang sa atin. No, yung maging maalalahanin sana tayo dun sa mga limitasyon na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang, no? Pagtupad sa itinakdang oras. At ganun din, arugayin natin sila, pagsilbihan natin sila, isinasaalang-alang din natin sana yung pagiging maayos natin sa pagkikipag-usap, no? Gamit yung mga salita, yung mga binibitawan nating salita sa mga ating magulang at sa mga nakatatanda. At narito nga, nabanggit na rin po ni Brother Ronnie, yung una sa 10 utos ng Diyos, yun nga po yung igalang natin ng ating ama at ina, no? Sa bilang magulang po, no, ang pagiging way nila ng respect nila sa kanilang mga anak is yung pagtuturo at paggabay nila, na isa sa mga pangunahing tungkulin nga ng mga magulang upang mapalaki nila na ang kanilang mga anak na nagagabayan at may kagandahang asal. At ganun din yung disiplina at pagwawasto ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang anak. Yun nga, syempre hindi po natin may iwasan sa mga anak natin na may mga hindi sinasadyang pagkakamali. Kaya't mahalaga na naroon yung pagwawasto ng magulang. At yun ay dahil sa gusto nila, ginagalang nila yung anak nila na gusto nilang mapalaki ito ng mahusay. At ganun naman sa mga anak, bilang anak, pagrespeto nila sa kanilang mga magulang, kailangan natin at tayong mga anak na dinggin natin at isabuhay ang mga katuroan ng ating mga magulang tungkol sa paggalang sa kanila at pagsunod sa kanilang mga alituntunin din naman at para dun naman sa ating ikinabubuti. At pangatlo nga po, yung paggalang natin sa mga may taong otoridad, no, may pakikita natin po ito sa, pwede po natin ipakita sa pananalangin para sa kanila na silang namamahala dito, sa atin dito sa lupa. At naway maging halimbawa po tayo sa pagsunod ng mga batas ng ating bansa. Alamin at unawain po natin yung mga pagpapasyang binibitawan nila na hindi naman po lahat para sa atin ay kaaya-aya. Ngunit, dahil sa paggalang natin sa kanila na sila ang mayroong otoridad na magpasagawa ng mga batas na iyon, ay ibigay po natin yung pangunawa natin. Is a way of respect na rin po sa mga taong may otoridad. At pang-apat nga po, yung paggalang natin sa kapwa at sa lahat, no, may pakikita natin to dun sa uri ng antas ng komunikasyon natin sa bawat isa sa atin, di po ba? May marapat na antas ng komunikasyon, for example, doon sa mga bagong kakilala natin or sa mga mahal sa buhay. Alam nga naman, kagikilala mo lang siyang ganyan, sisigawan mo na, hindi po ba? Yung mga tono ba ng komunikasyon natin
for us to provide yung way of respect natin sa isang tao, di po ba? Kahit sa mga simpleng hi, hello, kumusta ka, mabuti ka ba? Di po ba? Is a way of respect na rin yun at nakakagaan din sa kalooban ng isang tao at sa kapwa po natin. At ganun din po, upang maisabuhay po natin yung ating paggalang, no, magkaroon po tayo ng kababaan ng loob na sumunod po talaga. At ang ating titingnan lang natin dyan ay yung respetong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsunod sa kagustuhan at kalooban ng kanyang Ama. So sana po may pakita natin yung paggalang natin na tinitingala natin isang leader, si Jesus Christ, no, para umunlad po tayo sa paggalang sa ating kapwa at sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat, Sister Marjorie. Ano po, siguro mga minamahal namin taga-subaybay, ito nga po, sa panibagong bahagi po ng ating pagtatanghal, ito po ay talagang sumasalamin po sa buhay ng bawat isa na sa atin, ano po, na kung paano nga pong ginagalang ang bawat isa, ano po. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, eh, bigyan daan po muna natin ang paalala po ng ating himpilan. Ito po si Bishop Bernardino Cortez. Mga tagapakinig, mga tagasubaybay ng Radyo Maria, bringing Christ to your home. Alam naman po natin ang mithiin ng Radyo Maria ay ihatid sa atin si Kristo. Matatanggap po natin si Kristo kung ating bubuksan ang ating mga radyo, makikinig sa mga programa ng Radyo Maria. Sana po sa inyong mga libreng oras, buksan lang at mapakinggan ang dinig ni Kristo sa ating mga programa. Ngayon po, tayo po ay magbibigay ng ating bendisyon. Sumayin niyo ang Panginoon, Amang mapagmahal, binigyan niyo po sa amin ang inyong anak upang maging daan, maging liwanag at aming buhay. Binigyan niyo rin po kami ng mga pamamaraan na mapalapit sa inyong anak. At isa na nga po rito, itong Radyo Maria. Buksan po ang aming mga tenga, mga isip, maaming mga puso upang tanggapin ang liwanag at ang Espiritu na iyahatid sa amin ng mga programa rito. At pagkalooban po kami na inyong makaamang pagmamahal, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Don't want you. Join us as we journey to the past with precious memories. In this program, we pay tribute to the good old songs we've grown to love and the beautiful memories that they bring back. I'll never let you see, darling, you can count on me. Send me the pillow that you dream of. Precious Memories airs only here on Radyo Maria, bringing Christ into your home. The young ones, done with the young ones. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay non-commercial, non-profit radio station. Nakaisa ng inang simbahan sa pagpapalaganap ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa ng ating Inang Maria, ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kusang loob na serbisyo ng mga volunteers at ng mga donasyon ng mga tagapakinig. Kayo po ay aming inaanyayahang sumali sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong serbisyo at donasyon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Radyo Maria sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. O di kayo tumawag sa telepono bilang 982-1910. Ang area code ay 045. Maaari ding mag-email sa info.phi@radiomaria.org o mag-text sa 0918-629-6310. Ang Radyo Maria ay kasabi ng Catholic Media Network, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas, at Association of the World Family of Radyo Maria.
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Radyo Maria, magtungo lamang po sa www.radiomaria.org at sa www.radiomaria.ph. Welcome to the Radyo Maria family! Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik ang mistisismo at ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo po'y patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy, ano po sa pagtalakay sa salitang paggalang, kamukha nga po ng na-discuss ng ating mga kapatid, ano po, ito po'y umiikot sa pamilya, sa komunidad, ano po, ang kanilang mga diniskas, ano po, at maaaring ito po ay inyong naunawaan. At po ating pumibigyan ng diin itong tungkol po sa ating buhay pamilya, ano po, mga minamahal namin taga-subaybay, nayamang naandyan po kayo sa tahanan ngayon, Linggo ng gabi, at maaaring kapiling nyo inyong mga mahal sa buhay, mga anak o mga magulang. Kahit mga magulang, mga anak din yan kasi may mga lolo't lola, ano po, ay mga magulang, anak yan ng lolo't lola, ano po. Kaya bigyan din po natin ng konti itong sa pamilya natin, ano po, sapagkat sa pamilya magsisimula ang komunidad ng Diyos. Ito po salitang paggalang. Tayo po ay hahango sa isang sitas po ng banal na kasulatan ayon kay Propeta Sirak tungkol po sa paggalang. Ito para po sa mga anak sapagkat ang lahat ng tao ay mga anak naman po, ano po, maging sa Diyos o sa magulang nating literal. At ito po ang sinasabi ni Propeta Sirak sa atin pong paksa. Mga anak, igalang ninyo ang karapatan ng isang ama. Gawin ito upang kayo ay mabuhay. Sapagkat ipinagagalang ng Panginoon ang ama sa kanyang mga anak. Ang kapangyarihan ng ina sa mga anak. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad sa kanyang kasalanan. Ang gumagalang sa kanyang ina ay nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay pinaliligaya ng mga anak. At kung nananalangin ay pinakikinggan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay mabubuhay ng matagal at sumusunod sa Panginoon ang umaaliw sa kanyang ina. Ang may takot sa Panginoon ay gumagalang sa kanyang ama at naglilingkod sa kanyang mga magulang na waring mga puno. Sa wika at sa gawa ay igalang ang inyong ama upang tumanggap ng kanyang pagpapala. Ang pagpapala ng isang ama ay siyang nagbibigay ng katatagan sa isang angkan. Ito po yung sinasabi po ni Propeta Sirak, ano po, sa atin pong mga nasa komunidad, ano po, bilang nasa tahanan, ano po, na napakalaki po pala ng mga gantimpala, ano po, na ipinagkakaloob at mga kapakinabangan sa atin pong paggamit o pagsasabuhay ng paggalang. Na ito nga po, sinasabi, magkakaroon ng mahabang buhay, ano po, tila nag-iimpok ng kayamanan. Ano po yung mga kayamanan na maaaring maimpok? Hindi lamang po naman literal yan, ano po. Yan po eh, ang paggalang, kung ito po eh natatanim na po at malalim na sa ating pag-uugali, ito po isang malaking kayamanan. Sapagkat ito po ang maggagabay sa atin upang mamuhay po ng matuwid sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Kung tayo po eh magkahangad na maging kasangkapan ng Diyos, katulad po ng mga volunteer po rito sa Radyo Maria, ano po, ito yung napakalaking bagay po na taglay ng isang taong naghahangad na maglingkod sa Diyos, ang isang paggalang na nakatanim sa kanyang katauhan, sa kanyang pagkatao. At ito nga po ay magsisimula po sa pagtuturo po sa atin ng ating mga magulang. At kayo din po tayong mga magulang, ay matuturing po tayong gumamit ng paggalang sa mga karapatan ng ating kapwa, katulad po ng ating mga anak, ano po.
huwag po natin silang tingnan na mga anak lamang, kundi sila ay ating kapwa na dapat ding nagkakamit ng paggalang mula po sa atin. Kapag karaniwan po kasi sa ating pong buhay pamilya, ano po, kaya po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan, eh dahil po madalas po kasi yung magulang, ano po, hindi naman po natin binibigyan ng o inispoil yung mga anak natin sa atin pong sasabihin, ano po. Kaya po hindi nagkakaroon ng pag-uunawaan o pagkakaintindihan. Eh, pagminsan po kasi, di po ba, Sister Merly? Mm-hmm. Mga magulang din kasi masyado silang abala. Mahigpit, ano po? Protective. Oo po. Hindi naman natin masisisi ang magulang sapagkat yun ay ano, instinct ng magulang yan. Tsaka nagdaan na po sila sa mga experience. Yun isang, yun isang pangamba sa dibdib nila na baka may mangyari. Kung kaya naman, meron silang mga kahigpitan na nagagawa, ano po, sa karapatan ng isang anak, no? At sana naman, maintindihan din naman ng mga anak yon na bilang pagrespeto sa magulang, ano po. At sa atin naman, maipapayo natin sa programa natin to, kaya po natin dinidiscuss to, mga minamahal ng taga-subaybay, upang mapag-usapan po natin pare-pareho at maintindihan po natin yung respeto sa bawat isa, ano po. Hindi po natin madadala itong mauintindihan ng lubos ang respeto kung hindi po tayo mananalangin. Mm-mm. Ano po? Kaya po sa ating pamilya, importante po na tayo po eh papasok sa pagrespeto naman sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin sapagkat dyan po natin hihingin ang kaunawaan ng ating paggamit ng respeto na yan na kailangan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang po sa mga anak, ano po, sa mga kamukha po ng mga binanggit na po, ano po, sa mga kaibigan, sa katrabaho, ano po. Mm-hmm. O, ano pa po ba yung mga nagiging dahilan kung bakit po tayo eh hindi nagkakaintindihan sa ano, yung nga po yung pagkawala ng respeto sa mga karapatan ng isa ang bawat isa. Ang bawat isa po ay merong karapatan, ano po. Kaya kung atin pong babalikan ang mga tinalakay po natin na karaan, ano po, na mga paksa, katulad po ng mga binabanggit po ng ating mga kapatid, yun nga po mga pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan noon ay dahil po sa kawalan ng paggalang sa isa't isa. Kaya dito po, tumatalakay po tayo sa paksang ito ng paggalang. Sa isa namang bahagi po ng ating tatalakay na ito ay dumako naman po tayo sa mga nasa ating kapaligiran, ano po, sa mga gawa ng Diyos. Paano nating bibigyan po ng paggalang ang lahat ng mga nilikha. At bago po yan ay atin po munang bigyang daan ang paalala ng ating himpilan. Binabati ko po kayong lahat na kikinig sa Radyo Maria. Ang atin tungkulin ay ibalita ang Ebanghelo sa lahat ng mga tao. That is our mission. Go to the whole world and announce the good news. Wala atang paraan na mas maganda na mangiwaragawag tinasanto ang mati kung hindi radio, sapagkat lahat maaaring makinig nasa kusina ka, nasa opisina, nasa fields, nasa kangkaman ay kung may radio ka, maaabot sa iyo ang mga dasal, mga istorya, mga lalong na itong magandang balita na iaabot sa atin ng Ebanghelyo, ang Biblia at ang Magisterium ng Simbahan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos kaya't ni Archbishop Emeritus Diosdado Talamayan ng Archdiocese ng Tuguegarao na ipapakita sa inyo ang malapit sa aking puso ay ang pagdating dito ng Radyo Maria sa Archdiocese ng Tuguegarao sa pamamagitan ng pagbaspas ko sa inyo upang kayo po at inyong mga mahal sa buhay, mabasbasan
na magandang kalusugan at ang pag-succeed ng lahat ninyong gagawin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus per vos at maniat semper. Amen. Nalilito, natatakot, at sa iyong pakiramdam ikaw ay nag-iisa. Kapatid, may kaibigan ka. Sa Reach Out, may makikinig at magpapayo sa iyo. Makinig sa Radyo Maria Bringing Christ Into Your Home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Inaanyayahan namin makiisa sa pagmimisyon ng Radyo Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metro Bank, ang account number po ay 102-310-229-223-6. At sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radyo Maria Family! Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay, maka Diyos, at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Sa atin naman po mga tinalakay na paksa sa banal na kasulatan, ano po, papasukin po natin yung paggalang na tungkol po dun sa pinaksa po nating creation, ano po. Di po ba sa ating po mga binasa, siya ay lumalang ng lahat ng bagay, ano po. Nandyan po ang lahat ng ating mga nakikita. O paano po ba natin bibigyan ng pagrespeto mga yan, Mr. Marjorie? Siyempre po, unahin natin yung kapaligiran natin na siyang nilikha ng ating Panginoong Diyos, no? Siyempre po, wag naman po nating sirain kung ano man po yung pinagkalob ng Diyos sa kalikasan, dahil bahagi ito ng ikinabubuhay ng tao. Mantakin niyo po, kung wala po ba yung hangin, kung madumi yung hangin, magiging healthy pa po ba yung mga tao? Hindi na, di po ba? At isang problema na po natin sa ating kapaligiran ay yung pollution at sa pagpuputol po ng mga puno na siyang tumutulong po sana para sa paglilinis ng hangin. Ngunit dahil may mga tao or organisasyon man na gumagawa pa rin ng mga ito, no, paninira ng kalikasan, natatamaan po yung buhay ng mga tao nila at yung mga kapwa natin. So yun po, sana pag-ingatan po natin yung kalikasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para po sa kabuhayan po natin. O nga po, di po ba, Sister Melly, kasi kung yung pong mga nilikha ng Diyos ay hindi po natin bibigyan ng paggalang, ano po, okay, sila man yung mga bagay na hindi kumikibo dyan. Opo. Sila yung mga punong kahoy lang, ano po. Atin din pong nasisira, ano po, ang mga gawa ng Diyos, ano po. Kaya sa atin pong pamumuhay, ano po, ang respeto, kinakailangan buo po yan sa lahat ng bagay. Yan po ang isang, yan po ang pananaw ng isang tunay na buhay maka-Diyos, ano po. Tunay na maka-Diyos. Siya po ay nagmamahal at nagbibigay ng paggalang sa lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya makikita niyo po, ano, yung mga kapatid po natin na nasa nakatalaga po sa mga pangangalaga ng kalikasan, makikita po natin, nandyan po talaga yung concern nila na
gumawa ng mga batas at alituntunin para sa kaayusan ng paggamit ng mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos. Ano po? O, katulad na lamang po ng sa mga punong kahoy, ano po? Tsaka ayan. Po yung ano yung nagbawal na magtapon kung saan-saan dahil talagang nakakasira lalo tigit sa mga ilog, sa tubig, nakakasira po ng kalikasan. Kaya nga, yung respeto, hindi natin namamalayan yung pala ang hinihingi ng ano, ang hinihingi ng bawat palituntunin at batas na yan ng ating komunidad, eh respeto. Di po ba? Kasi kung hindi po natin malalagyan ng respeto ang bawat yan, ang bawat isang yan, eh wala po tayong disiplina. Ano po? Yun po yung napakahalaga, yan disiplina po yung, talaga. Yan po yung ano, yan po yung pinaka nagiging kapangyarihan din po ng paggalang, ano po, yung disiplina. Nagkakaroon ng disiplina ang bawat isa at sabi nga po, ang pagkasira ng ating kalikasan, pagkasira na rin po nating lahat. Ano po? Paano po natin ipagpapatuloy ang pagbubuhay o pagpupuri sa Diyos dito sa lupa ng matiwasay, ano po, kung nasisira ang ating kalikasan. Sabi nga po, binigay po ng Diyos yan, natin pong pangalagaan. Kaya po sa simpleng, pagtuturo sa atin pong mga anak, nagsisimula po mga batang yan sa kanilang pagtuklas sa buhay na ito, ano po, paggalang sa kapwa, paggalang sa kalikasan, ano po, paggalang sa Diyos. Hindi po natin maigagalang ang Diyos kung ang bawat bagay-bagay na yan na maliliit, eh hindi po natin kayang igalang, ano po. Yan po, ganyan po kahalaga yan. Sabi nga po, kung yung taong nakikita, hindi po natin maigalang, ano po, eh paano po kaya yung Diyos na di nakikita? At kung tayo naman po, eh darako dun sa paniniwala, ano po, ng bawat isa, atin nga po namang nakikita, marami po, hindi lamang po tayong mga Katoliko ang mayroon pong ganitong mga pagsasagawa, ano po, ng pagtuturo para sa kabanalan. Marami po tayong mga kapatid sa harap ng Diyos na nasa iba't ibang denominasyon na nagpapahayag, ano po. Lahat pong yan, lahat po ng yan ay meron pong yung karapatan sa bawat kanilang ginagawa, ano po. Kaya tayo po eh nagbibigay po sa kanila ng respeto sa kanilang mga ginagawa na pagtuturo ng banal na kasulatan, bagamat sila hindi nasasakop ng ating pananampalataya, ano po. At ito naman po ang agawain po ng ating inang simbahan, sapagkat siya po ay ina, siya po ay nagmamahal, hindi man po nasasakop sa kanya, anak pa rin po niya yan. Yan po ang respeto ng ating inang simbahan, ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ano po. Kaya ang kabuuan po ng ating pong tinatalakay na ito, ano po, ay sa material, sa espiritualidad ng ating buhay, napapaloob po ang salitang respeto, respect o paggalang, ano po. At nawa po, nakapagdulot po itong paksa namin ito ng konting pagkaunawa sa inyo po mga tagapakinig ng himpilan po ng ating mahal na ina, ano po. Atin pong pag-ibayuhin, atin pong sinupin, ano po, ang kaugaliang ito ng ating mga Pilipino, ano po. Yung salitang po at opo, ano po, ito po isang napakagandang kaugaliang ng pananalita ng ating bansa bilang isang mga Pilipino, ano po. At tayo po eh nandito po sa ating bansang Pilipinas, nandito po ang himpilan ng ating mahal na ina, at nawa po sa Pilipinas magsimula ang pagtuturo po nito ng malalim na kahulugan ng salitang paggalang. Meron pa po kayong maidadagdag? At yun po, huwag po natin kalimutan yung kababaan ng loob. Opo. Sapagkat yun po ang pinaka nagbibigay po sa atin ng espiritu para gumalang, ano po. Kasi kung wala po tayo kababaang loob, hindi po tayo makakapaggalang. Ayun. Napakahalaga po ng binanggit na yun ni Sister Marjorie, ano po, mga minamahal namin taga-subaybay. Napakahirap pong gamitin yung kababaang loob, ano po. Kaya, ang aming po may papayo, ang lahat po ng ito ay ating magagawa sa tulong ng panalangin. At ano po? Opo. Marami pa po tayo sanang tatalakayin, kaya lang po, maikli na po ang ating oras, kaya kami po pansamantalang magpapaalam.
At amin po lamang kayong inaayayahan po sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com, i-search lamang po ang title ng aming paksa, Paggalang, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. At muli po ang aming pong pasasalamat sa lahat po ng mga tumutulong po at sumusuporta dito po sa himpilan ng ating mahal na inan po. Saan man po kayong sulok ng mundo, ng Pilipinas, naroon, ano po. At gayon din po ang aming pong pasasalamat sa mga nagtataguyod po at sumusubaybay po sa amin dito sa pagtatanghal po ng aming programang Ang Mysticismo dito po sa himpilan ng ating mahal na inaan po. At kami po dito po sa ating pong programa ay pansamantala pong nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkikinig. Muli po, kayo po ay aming inanyayahan na kami po ay inyong samahan sa himpilan po ng ating mahal na ina. Ito po ang Mysticismo, ang tunay na buhay maka Diyos. Sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.